All right, joining us now on Hot Copy, we have Partido Reforma President Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Good morning to you, sir. Hi, Karen. Good morning. All right, good morning. So you can hear me well. I actually caught interview. I caught your interview last night on After the Fact on ANC with Christian Esguerra. So I'd like to move forward from some questions that Christian had already asked. I'm curious, how did you talk about it with Senator Panfilo Lacson? What was that phone call like? Lahat yun, Karen, ano, text messages lang. Exchange of text messages. Text messages lang po na sinabi po ninyo, hindi na po siya ang susuportahan ng partido? In-advise ko, Karen, na kasi dito sa probinsya, nag-meeting kami. No? At napagkasunduan ng grupo, yung mga LGUs, na susuportahan namin, lilipat ng suporta doon kay VP Lenny. I'm curious, don't you find that a bit cold and even unprofessional, considering he was the chairman, the head of the party at one point, and then suddenly the party tells him you'll be supporting someone else via text message? Hindi naman, Karen, dahil nga nakailang punta rin ako sa Manila noong mga 2 weeks ago. At nag-usap kami minsan, no? Although hindi ko naman nasabi diretso. Pero after that, I tried na makipag-appointment kaya lang na hindi nagkaroon ng panahon na magtugma yung schedule namin hanggang umuwi lang ako ulit sa probinsya. Now, Congressman, while shifting alliances is very common in the Philippines, frankly, what the party just did, doesn't this weaken the party system even more? Yun na yung talagang ano, Karen, problema dito sa atin. Unlike before, we are still sa two-party system. Maganda po yung ano sistema yun. Kanya nga lang, inopen natin yung multi-party, kaya nagkakaroon na ganitong problema. Kasi ang nangangahulugan po, sinusuportahan niyo si VP Lenny dahil naniniwala nga po kayo na posibleng siyang may laban kay former Senator Bongbong Marcos. Pero halimbawa po, si Mayor Isko Moreno po ang may laban, nangangahulugan yung partido siya susuportahan. Pag-uusapan po yan siyempre, Karen, no, ng mga membro ng ano, ng lalong-lalong na. Lilinawin ko lang na yung pagsuporta namin, no, yung reforma, Davao del Norte lang po yun. Kasi hindi naman namin hawak yung desisyon ng ibang reforma sa ibang probinsya. But then you're quite influential in Davao del Norte. Kumbaga nung nakaraang eleksyon, tinalo nyo nga po lahat ng kandidato ni Davao City Mayor Sara Duterte. Totoo po yun? Oh, dito lang sa Davao del Norte, Karen. Dito lang yung desisyon namin na sumuporta kay Vice President Lenny. Oo. Pero definitely meron po kayong mga tao in different parts of the Philippines. Last night you said that more or less there's 600,000+ voters in Davao del Norte. Palagay po ninyo, how many votes can Partido Reforma deliver for Vice President Lenny Robredo? Conservatively siguro, Karen, sabihin mo na mga di naman sa nakiyayabang tayo. Mga 80%. 80%. Sa Davao del Norte po yun. So maybe you're saying Davao del Norte. More than 500,000. But what about your other allies? Alam mo, yung taga-Partido Reforma sa ibang lugar, palagay niyo po ba meron? Go ahead. Kung makukumbinsi natin na sumama sa pagsuporta kay VP Lenny, eh malaki-laki po yun. And by malaki, ano pong ibig sabihin doon? Pwedeng 1,000,000 boto, 2,000,000 boto? Pwedeng pwede.
Kung 1 million lang, kayang-kaya yun. Okay. Vice President Leni Robredo described your endorsing her as napaka-importante because it will give other local officials the courage to actually come out, step out, and endorse her. Nanunuyo po ba kayo ngayon ng ibang LGUs for VP Leni Robredo? Yes, Karen. Totoo po yan. Kami ay kasama ko yung aking gobernador, no? At yung mga kaalyado dito. Tumatawag din sa mga kaibigan namin sa ibang probinsya. Kung pwede, ay samahan kami sa pagsuporta kay VP Leni Robredo. Okay. Have other areas in Davao already come out to support former Senator Bongbong Marcos, or do you believe there are open areas, you have soft areas that you can still convince? Meron pa, Karen. Yung dito kasi, may kandidato rin kami sa Davao de Oro. Yung si Justice Dorothy Gonzaga, who is a winning candidate for governor sa Davao de Oro. At mukhang makakakuha kami ng boto doon para kay VP Leni. Okay, so isang paglilinaw po, is it just Partido Reforma in Davao del Norte who is endorsing VP Leni Robredo and not the entire party? Opo, opo, tama po yun. Tama okay. po yun. All right, but what will the entire party do? I mean, this will leave the party in a very strange situation. Hindi naman siguro, Karen, no? Dahil tuloy-tuloy lang naman. Ngayon, local elections na yung focus. So, ang campaign ngayon, Karen, dito sa mga local candidates na. So, magkakaroon yan, alam naman natin lahat. Dito sa local campaign, karamihan yan talagang nakafocus sa sarili nila. Ngayon, siyempre, pagka yung mga national candidates na talagang didiinan ng mga local candidates, yun talagang mananalo yun. But then pero maraming national candidates na halimbawa hindi naman diniinan ng local candidates, wala rin mangyayari. Yeah, but Congressman Alvarez, will Partido Reforma as a national party, the party as a whole, will you be endorsing one candidate? Mahirap sagutin yan, Karen, unless na magkaroon kami ng parang national convention. So, pero sa ngayon, tawag-tawag lang muna. But who is taking over the post that Senator Panfilo Lacson had left? Siguro, pag-uusapan ng partido yan, mga after elections na siguro, Karen, magtatawag ako ng national convention. But then doesn't this make the party headless at this point? I mean, given that you had come out openly to support VP Leni, would you be the default leader of the party, so to speak? Can you decide for the whole party then? Call a convention and choose one specific candidate? Ako pa naman yung presidente ng partido, yeah, Karen. Yeah. Tapos may mga naman kami, yung bylaws ng partido. So susundin natin yung nakasaan doon kung ano ang paano proseso. Yeah. Sa pagtatawag ng convention, ng national convention at pagdidesisyon kung sino yung mga iluluklok natin ng mga officers ng partido. Yes, because is it right to say, Congressman, alam ko panahon na ng kampanya ng local, no? Pero look what happened to PDP Laban. When PDP Laban split up, clearly, it's very difficult to call it the ruling party as it is. So, ang Partido Reforma, may posibilidad ba na mangyari yun sa inyo? You'll have two factions. One faction supporting Marcos, one faction supporting Leni. Or will you ensure that the whole party is supporting Leni? Sa ngayon, Karen, mahirap sabihin na pwede kami compare sa PDP Laban, no? Dahil na unang-una, napakaliit ng numero ng membership ng Partido Reforma. Ngayon, after election, siyempre magkukonsolidate yan.
At meron kaming plano na i-consolidate yung partido at palakasin pa para sa mga susunod na mga halalan. Now, you announced you are still supporting Senate President Tito Soto as the vice presidential candidate. Nag-usap na po ba kayo ni Tito Sen? Hindi rin personally, Karen. Text-text lang din kaming dalawa. Oo. Pero siguro baka next week siguro kung may panahon siya na bumisita sa amin dito sa Davao del Norte, sabi naman niya papasyal siya. So tatanggapin namin siya dito. Okay. Now last night, during your interview, in after the fact, you had talked about your fears of a Marcos presidency, right? You actually yes. elaborated on it with Christian. But why didn't you speak out earlier? If this was truly your fear, why didn't you speak out about your fear about fighting against martial law, fears of a return to power? Why didn't you speak out earlier? Bakit ngayon lang? Kasi inobserbahan ko muna, Karen, yung takbo ng kampanya. Sabi ko baka magbabago pa yung pananaw ng karamihan ng ating mga kababayan sa pagsuporta doon sa kandidatura ni Marcos. Kanya nga lang, ito Karen, siguro magkasundo tayo dito na sa oras na ito ay talagang malinaw na kung sino yung maglalaban sa dulo. Sa aking pananaw, ang endgame dito ang maglalaban, dalawang kandidato lang. Marcos at Lenny. Ngayon, para tayong bumalik nung panahon. Nung ako, estudyante ako noon, mga dekada 80. Talagang nung snap elections, dalawa lang yun eh. Marcos versus Cory. Yun yung unang laban. Yun din yung laban na sinalihan ko noon nung ako ay estudyante pa lamang. Marcha-marcha sa mga kalye para lang tundukan yung diktadura ng rehimeng Marcos. Yun yung unang laban. Nanalo ang taong bayan. Ito ngayon bumalik tayo. Parang nag-rewind yung dekada 80. Kaya nga lang, siyempre ngayon iba na. Marcos versus Lenny. At siguro, yung mga karamihan, yung mga kabataan na hindi nila alam kung gaano kalupit yung dekada 80, yung panahon ni Ferdinand Marcos. Dapat mamulat din sila na talaga napakahirap ng panahon na yun. Walang freedom of speech, totally wala. Sinara yung mga kinontrol, yung mga radio, TV stations at saka yung mga hayagan. Wala yun. Hinuli lahat ng mga... And do you believe there will be a repeat with former Senator Bongbong Marcos? I mean, the 1987 Constitution... Malamang siguro, Karen, no? Baka walang repeat kasi yung si Bongbong Marcos naman Jr., hindi naman siya kasing talino nung tatay niya. You said that last night. Iba yung talino nung tatay. I was asking about the safeguards in the Constitution today. Yung Constitution, Karen, naman, kung talagang magaling yung namumuno, pwede pa rin lusutan yan. Yung Constitution natin ngayon, yung mga safeguards, kung talagang yung presidente mo gustuhin, wala tayong magagawa dyan. Okay, all right. A few more questions. You apologized to VP Lenny during the press conference and she said there's no need for an apology. But somehow, you were instrumental in or you were part of a group that essentially weakened her during this administration. Do you regret that now?
Hindi kasi nung time na yon, siyempre, ang loyalty ko rin, no, yung ano, doon sa kaibigan ko, yung presidente na kaupo. So, na tinulungan ko rin na para manalo. So, siyempre, in my capacity as speaker din, kailangan ko siyang dipinsahan. Kailangan kong tulungan na kung ano yung mga policies niya ay mapapasatupad niya. So, hindi ko sinasabi na tama lahat ng mga pulisiya na yun, no? Mahari nagkamali din ako. Eh, kanya ngayon, sabi ko naman kay VP Lenny, marami akong nasabi rin na hindi maganda again, sir. Kaya humingi ako ng tawad. At siguro dahil na ngayon, tumutulong na ako sa kandidatura niya, rest assured ka rin kung ano yung ginawa ko noon na pagdepensa sa aking kaibigan na si Pangulong Duterte, ay gagawin ko rin kay VP Lenny, manalo o matalo man siya. So you are no longer loyal to President Duterte, is that it? How's it been with both of you? Have you been in touch? Hindi naman kaysa hindi loyal, no? Pero sabihin mong kaibigan, oo, tinuturing ko pa rin siyang kaisang kaibigan. At in fact, sabi ko nga eh, may mga common friends kami na pakisabi kay Pangulo na kung siyempre darating yung panahon na hindi na siya nakaupo doon sa Malacanang at uuwi na siya dito sa Davao City, eh ako naman ay nasa Tagum City lang, napakalapit. Pwede pa rin kami magkita, mag-usap at magkwentuhan. Okay. Another one is just recently, the NTFL-CAC has red-tagged your candidate, Vice President Lenny Robredo. Your thoughts about the NTFL-CAC? I mean, Davao is one of the areas that essentially was funded by NTFL-CAC funds. Yung LCAC, talagang sa totoo lang, nakatulong talaga yan sa pag-control ng insurgency, no, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Davao del Norte. Yes. Malaking tulong. In fact, ang aming probinsya ay dineclare na insurgency free. Kasi Karen, ang approach hindi lang naman purely military, yung approach ng LCAC. Kundi ina-address din yung root cause ng insurgency. Dito sa amin, yung aming probinsya, katulong yung sa LCAC, nagpagawa kami ng maraming bahay. But what do you make of the NTFL-CAC red-tagging Robredo? Baka nagkamali lang yun, Karen. Dahil siguro ang sinasabi nila, dahil maraming sumuporta sa kandidatura ni VP Lenny na tinuturing na kaliwa, no? Pero Karen, alam mo, dapat isipin natin at isipin ng bayan. Huwag na muna yung red tagging. Isipin natin na ang tagumpay ay maraming kulay. All right. Kung makumbinsi mo yung iba't ibang kulay na sumuporta sa iyo, ay di napakagaling mong leader. Very promising yung magiging administration mo sa pag-address ng mga discontented sectors ng ating bansa. All right. Well, on that note, I want to thank you for joining me today, Congressman Alvarez. So just very quickly, you will convince other local officials to come out and endorse the Vice President. Yes, Karen, I will try my very best to campaign and make Lenny Robredo win as President of the Republic of the Philippines. All right. On that note, Congressman Pantaleon Alvarez, thank you for joining me today, sir. Thank you, sir. Thank you, Karen.